Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Magandang araw sa ating mga viewers at SSS pensioners. This is Tita Eda. Ang topic natin ay tungkol sa SSS pension. Gaano kalaki ba ang nakukuha ng ating mga SSS pensioners? Magkano ang minimum na amount at magkano ang pinakamalaking amount na nakukuha ng isang SSS pensioner? Ang SSS FB official page ay nag-post tungkol dito. Ang SSS ang may pinakamalaking pension fund sa Pilipinas at ang ating mga SSS pensioners ay umaasa at nakadepende dito. Kamakailan ay naglabas ang SSS tungkol sa kung magkano ang pinakamalaking pension na pwedeng makuha ng isang pensioner. Magkano nga kaya? Atin pong alamin. According sa kanilang page, pag mas mataas ang inyong contribution, ay mas mataas din ang inyong magiging retirement pension. Based sa kanilang post, minimum na 2,200 ang karaniwang nakukuha ng mga SSS pensioner at ito ay nakabase sa 120 contributions at minimum monthly salary credit. At ang average naman ay 4,888 as of December 2022. At sabi sa kanilang FB page, ang highest paid o pinakamalaking amount na nakukuha sa pensyon ay, ready na po ba kayo? 19,634 pesos as of December 2022. So, ibig sabihin, para po siyang isang sahod din po ng regular na empleyado or parang above minimum po na empleyado. So, kaya po para sa mga active SSS members at naguhulog pa din ng kanilang contribution na magkaroon kayo ng idea at maging guide itong video na ito sa atin na nakadepende sa ating ihuhulog ang ating makukuhang pension. Pag tayo ay nag-retire na, ibig sabihin kung gusto natin na mataas ang ating maging pension ay ngayon pa lang dapat na nasa minimum na amount or maximum rather na amount na ang inyong contribution. Kayo po, magkano ang inyong pension na nakukuha monthly? Nasa minimum po ba, average, o yung pinaka-highest po? Sapat po ba ito para sa inyong araw-araw na gustusin? Comment down below po! If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!